Kuya, mga kababayan, manonood tayo ng news at ito'y nakakalungkot. Although hindi ito pwedeng isisi kay Marcos Jr., pero isang lugar sa Pilipinas na familiar sa akin ang namatayan ng halos 50 katao dahil sa Christine, Bagyong Christine. Isang barangay pa lang yan. Sabi ko nga sa inyo, we have 42,000 barangays in the Philippines. So, sa mga tinamaan ng bagyo ng mga barangay, ilan naman kaya ang casualties? Kung isang barangay pa lang, ay halos 50 na ang nasawi. Okay? Baka mamaya, sabi ko nga, tumigil na sa pagbibilang itong ating gobyerno para hindi mapahiya. Kasi anong buwan pa lang, October pa lang. Katatapos lang ng sona ni Marcos Jr., biglang bumagyo nun malakas, grabe ang, hindi naman malakas, pero grabe ang baha. Nabuking ang kanyang 500 billion flood control projects na lumalagpas ng 1 billion araw-araw sana, na hindi pala totoo. At eto, nagpa-fact-check na naman ng kalikasan, ang lakas ng buhos ng ulan itong Bagyong Christine. Actually, hindi pa ito sobrang malakas. Mas malakas syempre yung Yolanda. Pero grabe ang baha sa Luzon. Even Maynila. Diba? So, ang daming mga nangamatay, mga tet kuya. Dito ako na nalungkot eh. Ito picture to, shinier ng News 5. Ng isang tatay na, alam ko, ang asawa niya at lahat ng kanyang mga anak ay natabunan ng lupa sa Batangas. Okay? So, ibinurol na sa kanilang anak. Alam niyo ba dyan sa Batangas, lalo dyan sa Talisay? Kasi Tagaytay, di ba? Pag nasa Tagaytay kayo, pag dumungaw kayo, makikita niyo na yung lawa ng Taal, tapos yung Bulkang Taal. Yung lupa sa ibaba na pagdukwang yung ganon, yung lupa sa ibaba, bago yung lawa at ang bulkan, yan yung parting Talisay and Laurel. Okay? Tanawan, Talisay, Laurel, may Balete, may palibot yan eh. Oh. So, doon sa ibabang yon, usually ang mga nasa Talisay, Batangas, mga atit po, hindi naman, pero marami dyan ay mga evacuees ng pagsabog ng bulkan. Yung mismong isla na nakikita nyo sa Taal Lake kapag nasa Tagaytay kayo, maybe I can open a picture para medyo familiar sa inyo. Okay. Okay. Nag-open lang. Naghanap ako ng maganda-gandang picture na medyo... Ito na lang na violet. Yung maliit na bulkan na parang... Yung dark, medyo dark sa gitna ng picture na yan. Maybe I can open it? Can I? Hindi mapapalaki. Let's try. Yan. Yung familiar na maliit na bulkan na yon, actually isa lang yan sa mga parang nga siyang hindi crater eh. Tawag diyan bininti ang malaki. Ito Taal Lake, may mga fish cages yan, mga marami nangingisda diyan ng mga tilapia, bangus, malipoto, ano pa ba? Yan mga ano ba yung sikat, yung maliit na isda na masarap na ano? Masarap iprito. Ano nga yun? Yung endangered species na parang maliit na sardine. Sikat yan sa, ano, sa Batangas. Yung parte dito ay bandang lipa na to, Cuenca. Itong parang may mga usok, may mga ulap-ulap. Ito yung isla sa gitna ng Taal Lake. Bulkan yung mga isla. Yung buong islang yan, bulkan yan. Ang crater niya nasa gitna. May lawa din yan sa gitna. Itong parang may lupa na yan. Itong parang... Ang hirap kasi... Basta itong parang may mga puno-puno sa pinakaharapan, iyan ay parting Sampaloc. Diyan nag-landslide. Okay? Talisay yan. Itong parang lupa malapit dito sa pinakaibaba ng picture. Yung mga may mga puno-puno kayo nakikita. Iyan ay Talisay na part. Ang mga may mga nakatira sa Talisay na galing dito sa bulkan.
Itong isla sa gitna ng lawa, vulkan yan mga tatkuya. May lake yan sa gitna, pinaka-crater. Yung parang maliit na familiar na bulkang image na yun, bininti ang malaki ang tawag, hindi yan actually crater, hindi yan ang sumasabog. Kapag sumabog ang bulkang Taal, ang sumasabog yung gitna nitong isla na ito. Kaya nakikita nyo medyo may mga disyerto pa dyan sa gitna, di ba? May mga nakatira sa islang bulkan na yan, sa gitna ng lawa, na dito bumaba, dito tumawid sa talisay nung sumabog yung bulkan. And up to now, meron pa sa kanilang wala pa talagang lupa sa talisay. Like, pinayagan na silang magtirik doon ng mga bahay sa siguro pag-aari ng gobyernong lupa. Pero I don't know kung nabigyan na sila ng lupa. Pero ang kanilang mga properties, ang kanilang lupa at mga bahay dito, marami ditong nakatira sa mismong bulkan na yan, sa mismong isla na yan, sa gitna ng lawa. Ang dami nakatira dyan, mapipera ang mga tao dyan. May kaya sa buhay kasi may mga kabayo sila. Yung mga Koreano na bumababa from Tagaytay, itong part na to eh, no? Tagaytay. And then, ang ibaba ay Talisay. And then, lawa na nga. Yung mga foreigners, lalo mga Koreans, tumatawid, bumababa ng Talisay from Tagaytay. Bababa ng Talisay, yung may mga green-green na puno. And then, tatawid ng lawa, papunta doon sa vulkan. Nangungulekta nga ng mga volcanic rock or nagtutubog ng kanilang, naglulubog ng kanilang mga alipunga sa bunganga ng vulkan, siguro para mamatay ang mga mikrobyo and whatnot. Or mga fungi or whatever. Yeah. Mm. Yan. So, mapipera ang tao dyan. Nga lang nung sumabog ang vulkan, ay kailangan nilang umalis, mamamatay sila, syempre. Nandito sila ngayon sa Talisay. Tapos itong lugar naman na nilipatan nila, nila landslide naman kasi mapughay nga ang lupa dyan. Okay? So, yeah, a little bit background ng lugar ng Talisay and ng Taal. So, yung mama, baka nga mamaya, itong taong ito, si ito, sulyap ng paalam, hindi maalis ang tingin ni Reynaldo de Hucos sa kabaong ng misis at limang anak. Ah, punerarya, hindi pa nila residence. Okay. Kasama sa 18 namatay ang kanyang mag-anak, 5 anak, 4 na asawa. Ah, 4 asawa, sorry. 5 anak, 1 asawa, sorry. Oh, naglansay sa Sampaloc, sa Talisay, Batangas, kahapon dahil sa bagyong Christine. Magkakaakap na nahukay ni Reynaldo ang mag-iina Biyernes ng umaga kanina. Magkakayapos tabon ng lupa. Siya na lang mag-isa ang natira. Gaano kasaklap yan? Hindi naman mukhang hindi naman sila marangya sa buhay. Hindi naman kasi middle class people ang nakatira dyan eh, no? Mangilan-ngilan lang. Okay, pero kung ang hanap buhay mo pangingisda lang din naman, pagtatanim ng halaman, usually ganyan ang hanap buhay nila dun eh. May mga seedling-seedling silang ganyan or pangingisda. Maybe pagsasaka, di ba? So, tapos ganyan pa ang nangyari. Naubos ang kanyang pamilya, siyang mag-isa ang natira. Saklap, di ba? So, panoorin muna natin ang balita, mga tatkuya. Dagdag sa iniwang bangungot ng bagyong Christine ang malagim na sinapit ng mga taga-Talisay, Batangas dahil sa pagho. 14 na ang kumpirmadong patay matapos matabunan. Nakatutok doon live si Marisol Abdurrahman. Marisol. Emil, matapos ng baha, matinding putik naman ang naging kalbaryo ng mga taga-Batangas dahil hindi pa rin madaanan ang ilang kalsada tulad na lamang dito sa Talisay. Samantala, Emil, gaya ng inyong nabanggit, nagpapatuloy pa rin ang retrieval operation sa gumuhungas sa Barangay Sampaloc kung saan 14 na ang kumpirmadong patay. Puro putik at bato ang makikita dito sa Barangay Sampaloc sa Talisay, Batangas, kasunod ng landslide. Natabunan ang mga bahay at may mga residenteng nalibing sa guho. Kabilang sa mga natabunan at hindi pa nakikita ang mag-ina ni Elmer de Hucos. Hindi naman ako naman sa katakalaya na magla-landslide dyan. Gawa ng mahina naman ang ulan, kaso nga lang magdamag. Pagbalik namin dito, yun, gumuho na. Nakatakbo raw ang dalawa niyang anak pero naiwan sa loob ng bahay ang asawa at 2 taong gulang na anak. 20 household at meron pong ang nahagip dito yung mga 8. There are pockets of landslides, no? Magmula Tagaytay, pababa dito. Lahat ng tubig at punong nabuwal at mga boulders and lupa, dito pababa.
Hindi mo sukat akalaan itong aking kinatatayuan ay dating may mga nakatayong bahay pero ngayon makapal na putik na at taglalaki ang mga bato. Natabunan kasi ang mga ito na magka-landslide sa kasagsagan ng ulan kahapon. 20 ang naiulat na natabunan kung saan 14 na ang nare-recover. Ang 2 dito sa likod ng bahay ni Celo nakita kahapon, ilang metro ang layo mula sa landslide area. Dala ho siya ng baha, dito ho siya dala, nandito siya. Dito namin siya nakuha. Galing ho do, kaya pag yung nandong patay hindi nakukuha, nandito yun. Pwedeng nandiyan yun. Ang mga na-retrieve, idinana sa lawa para maihatid sa bayan. Papuntang may poblasyon Talisay, wala pong madadaanan dito. Bakas naman sa bayan ng Talisay ang tila dilubyong nangyari. Ang mga bahay, establishmento at mga sasakyan lubog sa napakakapal na putik. Hindi rin madaanan ang kalsadang ito sa Talisay, Batangas dahil bukod sa napakakapal na putik, hamon din itong mga nabuwal na puno na nakahambalang din sa kalsada. And sabi ko nga kanina mga ate at kuya, ang plan ko talaga nung ako ay mag-evacuate kahapon ay umakyat ng Tagaytay. At kung aakyat ako ng Tagaytay, dyan ako dadaan sa Talisay. Eh hindi naman na pala madaanan. Tapos sabi ko, malakas ang ulan, madulas ang kalsada, matarik ang mga paahon. Medyo risky, hindi ako tumuloy kasi ang habol ko lang naman, makapunta sa lugar na may kuryente. Meralco ang Tagaytay. Ang Talisay at Kalakhang Batangas, Batelec yan, Batangas Electric Cooperative, na laging brownout at total blackout po sa Batangas kahapon. So sabi ko, magtatagaytay ba ako or magmamaynila ako? So sabi ko, ay delikadong umahon ng Tagaytay dahil nga po madulas nga dahil sa ulan. So nagmaynila ako. Isipin nyo kung dyan ako dumaan. Baka kung ano pa ang nangyari sa akin. Baka kasama pa ako sa na-landslide. Ay kadilim-dilim na rin naman gabing-gabi na. Pero nakakaahon kasi ako dyan mga ate at kuya. Dalawang ahonan. Isa yan, yung Sampaloc, meron din pong ahonan sa may bandang Sungay. Banga naman, Barangay Banga ng Talisay. And then lulusot ka sa Ligaya Drive ng Tagaytay. Dadaan ka ng Barangay Sungay. Kakaiba yung pangalan, no? Sungay. Matarik dyan pero mabilis lang, like mga 10 minutes makakarating ka na ng Tagaytay from Talisay, Batangas. Ito Talisay, ito mga tatkuya. Ngayon yung Barangay Sampaloc, may ahunan din doon, hindi masyadong matarik, hindi masyadong nakakatakot, baka mamay umatras sa sasakyan mo. Pero umaabot ng 20 minutes yung travel, so mas malayo, pero hindi masyadong matarik, kaya siguro mas mahaba yung kalsada. Gustong gusto kong dumaan doon kahit liblib, tapos ganyan pala. Hindi nga matarik, mapughay naman ang lupa, tuloy-tuloy kasi ang ulan. Ang ni-rescue lang kasi, ang una kasing inabisuhan mga atat kuya dito, yun ang mga nasa coastal area lang ng Batangas. Lumayo kayo, baka magkaroon ng storm surge, lumakas ang alo ng lawa, ganyan, malakas masyado ang hangin, so mag-evacuate kayo. Pero yung mga nakatira sa paanan ng Pampang na yan, ng Tagaytay, yung mga barangay ng Sampaloc, Laynes, Caloocan, diretso yan eh, papunta na ng Laurel, Batangas, ganyan, Benera, Berinayan, ganon. Balakilong, nalimutan ko na yung mga pangalan. So, mga nasa Pampang yan eh, nasa Talampas, napakadelikado. And mga ate at kuya, ang iba sa mga lupang yan binaba, sa tingin ko, ito pa yung mga iba pang binuga ng bulkan noon. So, mga buha-buhangin yan ng pagsabog ng 2022, dumagdag sa lupa at sa mga bangin, and then tumubo na lang ulit yung mga puno. Pero syempre, yung layers na yun, ibinuga ng bulkan, buhangin pa rin yun. May mga layers pa yan. May iba dyan na mga isang 1 feet na ang kapal ng buhangin ibinuga ng bulkan noong 2022. So, natambak dyan yan. So, napaka-risky po talaga rin ng... Hindi namin ito inaasahan mga tat kuya. Matagal naman ang Pampang yan, di ba? Matagal naman ang ganyan, ang Tagaytay. Pampang talaga yan. Bangin talaga yan. Pero dahil nga po sa lakas ng bagyo at hindi naman pinaghandaan ni Kuting at ng gobyernong ito, kasi this is the worst case scenario eh. Bukod pa yung mga baha-baha. Oh, more than baha, may landslide. Baka nga mamay may mga namumutol din ng puno dyan. Baka nga may diba, magtatanim nga ng root crops or kung ano pa man. Pero since bangin nga yan, mga boulders, mga batong malalaki, bumabagsak talaga dyan. And pagkatapos ng pagsabog ng bulkan noon, mga atat kuya, ng 2022, nagkaroon din ng bagyo-bagyo. Naalala nyo, may tinamaan ng kidlat dyan sa Laurel, katabing bayan ng Talisay. May magkapatid dyan na tinamaan ng kidlat dahil lang may hawak na cellphone habang
nagka-thunderstorm noon. Panahon ng pandemic, may tinamaan ng kidlat dyan. Ginawan pa nga ng drama ng magpakailan man ng GMA 7. May mga grabing pagbaha rin na may mga kasamang putik at buhangin at bato dahil nga po dun sa binugari ng vulkan. So, ayan ang nangyari. Ngayon, Kuting, panoorin nyo si Kuting, mga tat kuya, ha? Kung paano yung kanyang behavior, leader ng bansa, tapos hindi alam ang gagawin. Actually, lumabas na tong video niya bago pa itong may mga nangamatay, ha? Hindi na niya alam ang gagawin. Lalo pa ngayon, may mga casualties na. Panoorin nyo. Yeah, well, we just follow our regular procedure. We take down the power when it is not safe. Hindi marunong maging presidente. It's really the flooding that we're going to have to deal with. So, ano nga gawin natin? Shout the season. Hindi rin nagsalita si First Lady Liza Araneta Marcos. Nahingan namin ng komento kay VP Sara. Ipagdasal natin ang Pilipinas. Talagang ipagdasal natin ang Pilipinas. Kasi may isang presidenteng hindi na alam ang gagawin. Sinabi niya yon bago pa yung balita na may mga nangamatay. Ngayon ang tanong ko sa inyo, makikiramay ba yan sa mga naulila, sa mga nasalanta ng bagyo? Dadayo man lang ba yan sa lamay ng mga nangamatay? Gaano kaya karami ang nalunod? Kung hindi man nalunod, di ba, na damage ang tirahan? And balita ko may mga paparating na $1 million aid from other countries bilang tulong sa Pilipinas. Ang tanong, makakarating kaya yan sa mga nasalanta ng bagyo? Or katulad nung Yolanda na naibinulsalaang ng mga dilawan ang pera at nagkanda bulok-bulok na yung mga pagkain hindi na nakarating sa tao. Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.